tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Din bilang isang tao, it will take some time bago mahanap natin kung ano talaga ang gusto natin. It will take a lot of pressure, it will take a lot of problems, mistakes na along the way, hahanapin mo yung sarili mo eh. Just like me as a teacher. Hindi naman ako teacher by profession kasi AB Economics graduate ako. But I love teaching. I love talking inside the classroom. So I started teaching economics kasi AB Economics ang aking major. So sa FEU, nag-start ako na nag-turo ng economics. Until all of the sudden, nawalan kumukunti ng kumukunti yung subject na yun, nakikita ko sa sarili ko na parang patay ang subject kasi the law of supply and demand, yung graph, ang mga theories ng mga dead economists, and so on and so forth. So, all of the sudden, si Ma'am Cinco na dati naming chairman, binigyan niya ako ng Rizal. Sabi niya, oh, ituro mo to. Sabi ko, Ma'am, ang hirap naman yan kasi tao. Niya, pag-aralan mo lang. Sabi pa, may kasabihan nga tayo, the worst things in life will bring out the best in you. Nagsimula akong sabi ko, uy, ito pala ang hinahanap ko. Ito palang tao na to na gusto kong pag-aralan. And all of the sudden, in my master's degree, bigla ko siyang naging specialization. At may mga taong pumukaw din ang aking kamalayan at kaisipan na, uy, ito ang basahin mo, ito ang gawin mo. And ito yung mga teachers ko sa UP at this time. So, hanggang nagkaroon ako ng interest, unti-unti, sabi ko, ang ganda palang basahin ito at ganda palang pag-aralan ito, bakit hindi ito na ituro sa amin way back in college before? Sinabi siya perfect, hindi siya perfect na tao. Isa siyang ordinaryang na tao na pinaunlad niya ang kanyang sarili. At kaya natin gawin sa sarili din natin. Well, kasi natin, so, Chester, merong tao na kukurot sa atin itong gagabay. Ito yung kwan eh. Kasi matagal bago natin mahanap ang kwan, mahanap sa sarili natin, diba? Kwan na, ang dami mong mapasukan eh. Magkamali ka, pero kailangan iwid mo eh. Ano ba talaga ang gusto mong sa buhay. So yun nahanap ko. Then I find joy sa pagtuturo ng Rizal. So no dull moments sa classroom. Sabi ko, yes. Ay, ito na. So ayun. Yes. And ito ay naging passion ko na rin. It's not only a vocation, passion talaga na pag nandoon yung puso at utak mo sa ginagawa mo, walang kwan eh. No dull moments siya na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Yung bang kasabihan na the things you have to do and you make a living out from it, yun ang the best thing in life. Yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin bilang isang tao, ha? Na gustong-gusto natin yung ginagawa natin, and you put your heart, you put your mind on it, then the burden is light. Kahit sa, you know, just what you're doing right now, and yun talaga ang love na love mo yung gawin, and you make a living out from it. That is the best thing that ever happened in your life. Na ang fulfillment yan bilang isang teacher na napukaw mo ang kamalayan ng estudyante mo. And I hope I'll do because siya ang nagpaangat ng todo sa word na yan and perhaps impacted in each one of us. Kasi ang identity natin bilang isang lahi, Rizal. Sa nationalismo, Rizal. Sa pagmamahal sa bayan, Rizal. Yung pagmamalasakit natin sa kapwa, na ang morals natin, Rizal. Halos ata epitome siya eh. Idolo, yeah. Modelo, halos lahat ng kabataan, mga, he's a novelist, he's a doctor, he's an anthropologist, he's a farmer, he's a physician, name it Chester, parang A to Z, nandoon yes. Yung pwedeng descriptions, from anthropologist, kanya, pero meron siyang dalawa, to zoologist. Dr. Jose Rizal, OG yan eh, no? Original influencer. No, base sa sinabi niyo kanina sir, no, yes. Iba't ibang bansa kinikilala siya. At tayuan ka ng okay. Monumento, parang sino ka, 'di ba, para gawa ng ganong respeto at pagkilala. Sa pag-aral at pagkakalkal, ang kasunod daw ay si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto daw ang, well, sinasabi nila next kay Jose Rizal. Pero kung titingnan mo, kung walang Rizal, wala ring Bonifacio. Kasi lahat ng pinagsusulat ni Rizal, halos kuan ito eh. Ini-internalize ito ni Bonifacio later on and he was able to deliver the message this to the ordinary Indio, to the ordinary Filipinos at that time. So siya ang nag-interpret lahat ng mga sinulat ni Rizal. Kung sa kasaysayan,
sinasabi na ang kasunod kay Rizal ay si Jacinto sa kaputian daw ng budhi, sa sa morality, sa intellect, yung mahinahon tulad ni Rizal, kasi hindi mainitin ang ulo ni Rizal eh. Si Jacinto hindi rin mainitin. Si Bonifacio may pagkamainitin daw ang ulo, sabi nga nila. Yung pero mahinahon, pero meron daw a fist na may kamay na bakal na pag nag-decide, ito 'yon. Ito 'yon. So sa akin, it's Emilio Jacinto ang kasunod niya. Kasi siya lahat ang nagmana, lahat ng qualities ni Rizal bilang isang napakagaling na kuan, napakagaling. Ito yung na, the other side, the human side of our national hero, na siya pala ay umiibig, siya pa ay nabigo, siya ay nabusted, siya ay nagghosting, I should say, wow, na isang babae. Oo. So, naranasan niya, naranasan ng ordinary na tao na nagmahal, na biglang nag-break up, halos hinimatay, umiiyak, nagdurugo ang puso. Ito ang hindi nakita ng ordinary na estudyante, na ito ang ating national hero, tao ito, umiibig. Sinasabi na ang kanyang kauna-unang love, first love, pero he was never able to tell his real feelings sa babaeng ito. Aborted nga eh. Aborted kind of love. Parang torpe. Nagsasabi na gusto niya, hindi niya nasabi. Yan si Segunda Katigbak. Si Segunda Katigbak na taga Laguna, taga somewhere in Laguna, yan po ay kamag-anak sa tuhod, o maybe talampakan ni Carlo Katigbak, na CEO ng ABS-CBN. Yung makarinig ka ng apelyido na Katigbak, kamag-anak nila yan, Eva Estrada. Kamag-anak nila. Same blood na si Pura Katigbak na galing Ilo, is sila. Isang kuan, isang allogen nila, isang lineage lang yan si Pura kay Segunda Katigbak. Yung first love ni Rizal, dyan din ang naging rason na nakilala niya at nakita niya ang kanyang pinakamamahal na babae na si Leonor Rivera. Both students were studying at La Concordia College sa Santa Ana. Sisters of Rizal were also... So ginagawa niyang rason na bibisitahin ang kapatid niya, yung first love niya na si Segunda ang kanyang gustong makita. Pupuntahan. And later on, pagkat hindi niya nasabi ang kanyang nararamdaman, grabe ang description. Chester, description niya kay Kuan, Segunda Katigba. Attractive, bigiling, virginal. Pero it was written in Spanish, ha? It was written in Spanish. Si Rizal mismo ang nagsalarawan nito. Yes, sa kanyang account. Nasa account talaga niya. Pero ligaw tingin, hindi niya nasabi. Umiyak yung babae, hindi na sabi ni Rizal ang kanyang totoong na. Now, nag-asawa ito si Segunda Katigbak, si Manuel Luz. Si Manuel Luz ay apo sa tuhod niyan, niya si Bill Luz. Bill Luz yung sa business community na Balbasar TV, kamag-anak nila yan. So, apelyido na Luz, L-U-Z, isa lang yan. So, ito yung asawa ni Kuan, Segunda Katigbak. Then, later on, so, nakilala niya si... Meron pang kasunod niyan. May mga kasunod kasi. So far, marami. There were like 11 na babae ni Rizal. Pero, okay, ang mga... 11, pero ang mga iba, hindi naman daw seryoso. Menyo amusements, wow. I should say amusements while he was in Europe. Okay. He was with a Belgian girl. May gusto kong ano diyan, okay, sabihin tukol sa Europe na yan. Hindi ko to makakalimutan, ano. Ikaw ang nagsabi nito sa atin, isa sa ating mga klase. Sabi mo, si Rizal ay playboy ng Espanya. Tinagurian. Playboy ng Espanya. Okay, sir. Dahil nabanggit mo na, sir, nakaka-excite to. Nabanggit mo nga na first love niya, si Segunda Katigbak, at may 11 lucky girls na talagang, sabihin natin na humanga ang ating pambansang bayani. Sir Zal, sa iyong pag-aaral, sino ang kanyang greatest love? Sino ba talaga yung masasabi natin na minahal niya to ng sobra? Okay. Ang babaeng minahal niya ng sobrang-sobra ay si Leonor Rivera.
ito yung ay talaga na halos umiyak at iniyakan niya ng todo, nagluksa siya nito. He was in, actually, Lino Rivera was responsible in keeping the fidelity of Rizal while he was in Europe. Kasi they were in constant correspondence. They were writing each other every day. Kasi ang, yun ang kuano, maganda din kay Rizal because he was able to keep documents. He was able to keep journals. And it was very easy for historians to write something about his life because merong dokumento, eh, merong artifact. Hindi siya imagination. Mm-hmm. That was only by Rizal. So, nasulat niya doon na everyday, nagsusulat siya ng kuan, talambuhay ba niya na nilagay niya sa isang journal or diary. Then everyday, nagsusulat daw siya kay Lino Rivera. But, alam mo, ang mother of Lino Rivera, sometimes mothers are like monsters then sa mga anak nila na magaganda. Naging responsible ang mother ni Lino Rivera sa breakup because all the letters of Rizal were intercepted by the mother of Lino Rivera, Silvestra Bauzon, na taga Camiling Tarlac. So, akala ni Leonor, kasi engaged sila eh, when Rizal left going to Europe for in 1882, engaged ang dalawa. And they promised na they will be writing each other every day. So, imagine ka ang letter writing at that time, Chester, umabot ng 90 days. Buti na lang, 90 days bago dumating yung sulat, buti na lang na-open yung Suez Canal. At naging 30 days na lang ang travel going to Europe at that time. Imagine, Mr. Postman, mag-aantay ka ng sulat ng yung minamahal. Darating. So, in-intercept ng niya, mother. Sir, pag sa... Yeah. Okay, maraming salamat, Sir Zal. No? So, sa mga kabataan... Hindi lang kung bakit kinonvict siya ng mga prile. Kasi yung libro na El Filibusterismo ay dinedicate ni tatlong pari. At ang tatlong pari na yan are known to be a convicted enemy of the church. Oh. Yun ang dahilan kung bakit in-execute. Kasi Filibustero, yung doon niya ang kanyang pagkatao eh. Sa gulo ng bayan, sa gulo ng lipunan, tumayo siya eh, pataas. Huwag mong idama yung sarili mo na mag-join ka sa bangka at hayaan mo na lang na wala kang gagawin sa sarili mo. Eh. Ang pinaka-importanting lesson ito, yung sa mga magulang natin, para hindi tayo nakatapos, ang pagbuo ng pagkatao ng ating sarili, pinaka-importante yan, class, kasi hindi tayo makatulong sa ating pamilya, hindi tayo makatulong sa pamayanan kung hindi buo ang ating pagkatao. Buuin mo to. Tulad ng ginawa ni Sal, yun ang gandang lesson. Pagbuo ang pagkatao mo, buo ang sarili mo, makatulong ka sa pamilya mo at makatulong ka sa bayan, makatulong ka sa pamayanan. Yun ang ginawa ni Rizal. And I think hindi nasayang ang kanyang sarili sa pag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang pamilya at para sa bayan. Tingnan mo ngayon, di ba? Hindi pwedeng, hindi naman. Stay tuned for the next episode only here on Big Media.